May balak ka bang kumuha ng sasakyan at nahihirapan kang mag-decide kung brand new ba or second hand? Malamang oo, kasi kinlik mo tong video na to. Or baka naman curious ka lang or may kakilala kang balak bumili at humihingi ng opinion mo. Sa video na to, hayaan niyo akong i-share ang aking opinion at mga bagay na personally kong kinoconsider kung ako ang magde-decide para sa akin or may ibang tao na nanghihingi ng opinion ko. Dahil importante ang oras nyo, sasabihin ko na ang opinion ko. Rule of thumb, kung first car nyo, go for second hand. Pero kung napagdaanan nyo na ang second hand for at least 3 years, best na ang next purchase nyo ng sasakyan ay brand new na. Pero bago kayo mag-react sa comment section, best siguro na tapusin nyo muna ang video na to para malaman nyo ang thought process ko kung bakit yun yung opinion ko. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. First thing to consider is yung cost, specifically yung initial cost. Right off the bat, mas mabigat talaga sa bulsa ang brand new again second hand. Ang kagandahan din ngayon, kahit mga second-hand cars, meron na ring financing options. Kaya even on a 3 or 5 year term sa financing options, mas magang talaga sa bulsa ang second-hand. Unlike dati na cash basis lang. Kasama rin sa cost is yung initial depreciation cost. Kahit bumili ka ng brand new na sakyan ngayon, bukas kung ano man ang maisip mo, hindi mo na yan mabibenta for the same price. Yun yung konsepto ng depreciation cost wherein up to 20% pa nga daw ng sasakyan ang mawawala sa initial resale value ng sasakyan. Let's say na bumili ka ng sasakyan worth 1 million pesos ngayon. Huwag kang magulat na 800,000 na lang ang resale value niyan after 1 year. Kasi nga, 20% ng resale value napunta na sa depreciation. Kaya sa totoo lang, kung hindi mo pinagkakakitaan ang sasakyan mo, hindi siya asset. Bagkos, liability pa nga siya. Pero hindi to financial channel kaya hindi ko na i-explain pa yan further. Ang isa pang magandang i-consider sa second hand is yung mga accessory na nakalagay. Merong ibang may-ari na naglagay na kung ano-anong add-ons like pusina, gulong, tint, leather seats, floor mat. Usually panalo yung mga yan pag nakuha ka ng second hand na meron yan kasi halos wala ka nang idadagdag. At usually, hindi nakasama yan sa computation ng initial cost kasi nga kinain na rin yan ng depreciation cost. Merong mga add-ons na panalo, no-brainer like yung tint at floor matting para hindi ka na bumibili. Pero yung ibang add-ons like pusina, palit-gulong, and suspension or sound system, medyo pag-isipan at i-check ng maigi kasi may impact yan sa performance, usability, or minsan pa nga sa reliability ng sasakyan. Kasi for a simple reason na hindi mo alam kung paano dinagdag yung add-ons yan, baka may ibang systems na tamaan at kailangan mong i-consider yun. Second consideration is yung maintenance and repairs. For brand new cars, merong tinatawag na manufacturer's warranty wherein kung makaranas ka man ng problema sa sasakyan, libre mong pwedeng ipagawa kung maranasan mo man. Or minsan pa nga, ang manufacturer mismo ang nag-initiate ng recall. Personally, swerte siguro ako kaya hindi ko pa naranasan magka-problema ang sasakyan ko to the point na kailan kong ipatingin to sa kasa. Pero one time may na-experience ako. Nung nagpa-PMS ako, doon na lang ako sinabihan ng service advisor na may something silang gagawin sa PMS kasi may nakitang finding or defect ang manufacturer kaya libre na yon at isasabay na rin sa PMS. I think para sa mga automatic windows yon. Maliit na bagay, hindi ko naman naranasan pero at least sila na mismo ang nag-initiate nun. Pero ang manufacturer warranty nga pala, merong certain conditions na yan na kailangang i-meet. Iba pa at mas mahabang usapan yon kaya ang rule of thumb ko, basta under warranty ang sasakyan mo, saka magpa-PMS at huwag na munang magpalit ng mga kung ano-anong bagay like bagong busina, sound system, gulong or suspension kasi most likely ma-avoid ang warranty ng electrical or suspension mo niyan. For second hand cars naman, dito lumalabas ang kagandahan ng mga kasa-maintained vehicles. At the end of the day, walang tatalo sa kasa-maintained na sasakyan kasi under the supervision ng manufacturer ang standards na ginagawa during PMS. Pero don't get me wrong, hindi lang maintenance ang kailangan i-consider, pati ang paggamit ng sasakyan, tignan din natin. Best kung alam mo kung saan ba ginamit ang sasakyan dati. Kahit complete maintenance record ng sasakyan,
Eh kung ginawa namang panglipat bahay ang sasakyan na hindi naman dapat intended for panghakot, eh kahit anong maintenance, hindi kayang ma-prevent ang sira ng mga pangilalim. Or para mas simple, isipin mo na lang kung ang sedan na 5 tao lang ang maximum capacity pero regularly sinasakyan ng 7 tao plus magamit nila, eh malamang damay-damay na ang mga sira niyan sa pangilalim. Kaya ang benefit talaga ng brand new, ikaw mismo ang mag-aalaga. Kung ano man ang mangyari, alam mo ang service history records nito, unlike yung second hand, unless otherwise nga na ma-validate mo ang service history nito. Kaya kung bibili ka ng second hand, best talaga na sa kakilala mo or kakilala ng kakilala mo na kayang mag-vouch kung paano ba ginagamit yung sasakyan or gano'n ba kaingat or kabarumbado yung pagbibilan mo ng second hand na sasakyan. Third thing na kinoconsider ko is yung tech and safety features. Ang mga brand new na sasakyan kasi ngayon, fuel efficiency and low emission is part of the features na niyayabang nila tuwing naglalabas ng bagong modelo. Isang bagay na agad yan na hindi kayang ibigay ng medyo may edad na sasakyan na. Then yung other basic tech and safety features ngayon like push to start button, hill start assist, speed sensing door locks, rear parking camera and sensors, electronic parking brake with auto hold, plus yung napakasayang infotainment screen na meron ng Apple CarPlay and Android Auto, hindi lahat yan makita mo sa secondhand cars. For other buyers, plus din yung advanced features like adaptive cruise control, lane departure warning system, blind spot monitoring, 360 camera, na sa totoo lang naman hindi natin kailangan palagi. Pero better pa rin kung makuha natin sila. Kasi ang mga sasakyan natin, aside sa nagdadala sa atin siya from point A to point B, best pa rin na kung anuman ang mangyari, eh magiging safe ang nasa loob ng sasakyan in times of accident or to avoid accident pa nga hanggat maaari. Now, going back sa initial answers ko, personally, ang first car ko was a 2.5-year-old 2007 Toyota Yaris. Maliit siya kaya madaling ipark, fun to drive, at dahil nasa Pilipinas tayo, relatively madali at mura ang maintenance kasi ang daming pyesa ng Toyota. After 2 years, nagtopak ang alternator, pinayos ko, then nagtopak ulit after a year kaya pinalitan na ng bagong alternator, then the next year, aircon naman ang nagkaproblema kaya pinalinis, then nagtopak ulit ng aircon kaya pinayos na, then nagsimula nang lumabas ang kung ano-anong palitin na parts like shocks and springs to the point na wala na akong confidence sa reliability niya sa long drives. Kaya after owning it for 5 years or around 7.5-year-old na yung Yaris nun, nag-decide na akong bumili ng brand new na sasakyan. Yun yung 2015 Vios and up to now, dahil ako ang unang gumamit, alam ko ang maintenance records nito at alam ko kung saan siya napunta. And luckily, until now 8 years and counting na, wala pa naman akong major na pinapaayos sa Vios ko. So bakit nga ba second hand car muna for a first car? Ang reasoning ko dyan is para matutunan nyo muna mag-drive, matutong mag-maintain at maghanap ng trusted mechanic, or basically, para siyang training wheels nyo before kayo mag-take ng responsibility of owning a brand new car. Mahal kasi ang brand new. Kung hindi ka marunong mag-alaga, sayang naman. Then, moving forward, I strongly suggest na kumuha ka na ng brand new for the simple reason na time is gold. Siguro naman 100% of you will agree with me na walang tao na gugustuhin na pumunta sa talyer or kasa para magpaayos ng sasakyan, di ba? Aside kasi sa naglalabas ng pera, sayang din kasi yung oras na ginugugol mo para ipaayos ang sasakyan. Oras na sana nagpapahinga ka na lang, nag-enjoy kasama ang pamilya or kaibigan, or nagiging productive ka sa ibang oras para sa ibang mga bagay. Reliability and dependability ang mabibigay sa'yo ng brand new na sasakyan. Pero kung ano paman, laging tandaan ang reliability ng mga sasakyan natin ay dahil sa tamang paggamit at proper maintenance. Gaya nga ng sinasabi ko sa ibang videos ko, alagaan natin ang mga sasakyan natin para in the long run, alagaan din nila tayo. So for my final advice in getting a personal car, go for a second-hand car for your first car. Then kung marunong ka na sa kalsada at kahit basic maintenance man lang, mag-ipon na for a brand new car on your next purchase to enjoy all the benefits ng manufacturer's warranty, less repair costs na magpapasakit ng ulo, and syempre, yung latest and greatest tech and safety features ng modern cars. Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.